Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm on this vlog. Eto, mainit, matindi. Matindi na namang kalokohan ang pinamalas ni Robin Padilla dito ho sa gulong ng video na ito. Bilang senador, si Robin Padilla ay ginagawang lahat para lang mabigyan na equal protection ang taong bayan, mga kaibigan. Ibig sabihin niya ho, sa ginagawa niyang pagtanggol, pagkampi, dito ho, kay Kibuloy, ay isang paraan para mabigyan ng proteksyon ang taong bayan. Ano yung proteksyon na yun? Equal protection. Tamang proteksyon. Naku po, matindi. Diba? Mga kaibigan, yan. At marami pang iba. Laman ho ng video na yan. Huwag nating kaligtan. Panoorin. Ika nga po, diyan po natin matutuklasan kung ano ang lantarang modus na ginagawa nitong si Robin Padilla. Ito ba ay alam ang kanyang pinagsasabi? Mga kaibigan, o talagang kulang sa kaalaman, hindi sapat ang kanyang kaalaman? Iyan pong lahat at marami pang iba ang bibigyan po natin ng kaunting pagtatalakay, public opinion, pagkatapos po nating mapanood ang video na ito. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Ako'y muling nakikiusap, mga kaibigan, kung pwede lang. Patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Kaibigan, samahan niyo po ako panoorin. As member niya, gagawin ko na lahat kung ano yung nasa procedure para mabigyan ng equal protection lahat ng Pilipino. Parang nawawala yung due process. So sana marinig muna natin. Humihingi tayo, sumulat tayo uli sa chairwoman na sana mapagbigyan tayo na marinig natin kung ano yung sasabihin ng partido ni Pastor Kibuloy. Sana magsagawa pa ng isang hearing para marinig natin. Kasi pagka puro statement yung amin lang, sana gusto namin sa hearing namin madinig para maging official. Yung hinihingi ng narinig ko naman sa ibang senador, narinig ko si Senator Binay, narinig ko si Senator JB, narinig ko si Senator Lapid, sinasabi nila virtual, ibig sabihin online, ganun. Siguro, para sa akin, baka pwedeng i-offer yun. Silang dalawa na mag-usap. Kasi hindi ko naman nakakausap si Pastor. Hindi ako abogado ni Pastor. Ako isang senador na pinaiiral ko kung ano ang nasa procedure ng rules ng Senate. Kailangan gawin po ng Senado ang lahat. Kailangan ma-implement niya ang kanyang kung ano yung sinasabi ng dyan sa procedure ng aid of legislation na yan. Kailangan masunod yun. Opo, aba. Nasa committee na yan, ma'am. Nasa committee yan para gawin nila lahat ang kanilang kapangyarihan para masagawa nila kung ano yung nilalabas nilang mga desisyon. Di ba? Yan ay nasa kapangyarihan ngayon ng ating chairwoman. Hindi ko pwedeng pagsakupan yun . Kasi member lang ako. As member niya, gagawin ko na lahat kung ano yung nasa procedure para mabigyan ng equal protection lahat ng Pilipino. Pero yung pagbibigay ng kung ano yung aabutin nung inabot ng kaso na to at ma-serve niya yung kung gusto niyang i-serve, kanya yun, ma'am. Hindi sa akin yun. Hindi ko pwedeng sapawan yung chairwoman. Member lang ako. Alright, shoutout po sa lahat mga kaibigan. At talagang dire-diretso na po tayo. Maliwanag ho. Diyan sa gulong ng video ang pinaglalaban ni Robin Padilla.
Ayon sa kanyang binitawan na pananalita niyan, ay gagawin ko ang lahat bilang senador. Na ika nga po ay makipaglaban, pagkampi. Ibig sabihin ay pagkampi niya dito ho, kay Kibuloy, para na sa ganon mabigyan ng equal protection ang taong bayan, ang ating kapwa Pilipino. Maliwanag ho diyan sa gulong ng video. Aba, matindi, diba? Matinding kalukuhan na naman itong ginagawa ni Robin Padilla. Ang pagkakaalam pala niya doon sa kanyang mga pagtanggol, pagkampi kay Kibuloy ay isang paraan upang mabigyan ng equal patas na proteksyon ang taong bayan. Aba, muli kong ulitin, matinding kalukuhan nito. Ito ba ay talagang alam ang ginagawa diyan sa Senado bilang isang senador? O ito ay tuluyan ang nabangag? Sapagkat kayo po mga kaibigan ang magsuri dito sa video na ito. Karapatan po natin suriin. Karapatan po natin na bigyan ito ng public opinion. Dahil tayo po, hindi man tayo mabiktima, yung ibang tao, kapwa natin, na ika nga po ay nabibiktima nitong klaseng mind condition, ay kawawa po, mga kaibigan. Sino pa magtutuwid sa ating bansang Pilipinas ng baluktot na mga ganyang style, kung mismong nanunungkulan ay pababayaan natin? Yun ay patuloy at patuloy pa rin pong gagawin ang gusto kong ipunto. But anyway, pinadaan na lang po natin ng konti yun dito ho, sa sinasabi ho natin ni Robin Padilla, na ano po ang kapupulutan ng aral natin dito? Ano po ba ang equal protection na makukuha natin dito sa sinasabi ni Robin Padilla, na kaya nga ginagawa niya ito ay dahil para mabigyan ng equal protection ang ating mamamayan? Kalukuhan ka, diba? Kayo na po ang magsabi diyan sa comment section. Huwag niyo pong kalimutan kung tama ba ang ginagawa nitong si Robin Padilla na sasabihin niya ginagawa niya ang lahat para mabigyan ng equal protection ang taong bayan. Yan po ay ang pagtanggol niya kay Kibuloy. Para sa akin ho, isang kalukuhan na nanaginip ng gising, hindi alam ang ginagawa, at kulang ito sa kaalaman talaga, mga kaibigan. Mantakin mo, ang pagkampi kay Kibuloy ay isang uri ng pagbigay ng equal protection sa taong bayan. Nako po, kahit sinong ikang ako'y grade elementary po ang natapos. Ba't kaya ko pong suriin ang iyong mga pinalalabas sa social media? Unang-una itong tinatalakay natin na hindi po kanais-nais yan. Isang uri ng modus, isang uri ng panluloko, pwede po natin sabihin. O pwede rin po natin sabihin, hindi alam ang ginagawa nito. At pwede rin po natin sabihin na nag-aalam-alaman, na walang alam, mga kaibigan, sa madalit salita. Kulang sa kaalaman, kaya nagagawa niya ito, mga kaibigan, at hindi marunong makaintindi. Maliwanag po nandiyan ang strong evidence. Alam niyo ho, Robin Padilla, ang tinatawag na equal protection sa taong bayan, unahin mong proteksyonan ay ang Republika ng Pilipinas. Nasa gitna ka dapat. Kapag ginawa mo yan na inuna, na ika nga po ay proteksyonan ang Republika ng Pilipinas, ay sakop na po niyan ang taong bayan, ang kapwa ko mamamayan na pinoproteksyonan mo ng equal. Meaning to, ang ibig kong sabihin, tumayo ka sa gitna. Huwag kang kumiling, at ibig kong sabihin at pahihwating dito ang gusto kong ipunto, huwag na huwag kang, wala kang karapatang ipagtanggol bilang isang senador si Kibuloy. Si Kibuloy lang ang pinagsisilbihan mo dito, hindi ang Republika ng Pilipinas, hindi po ang taong bayan. That's why
wala kang karapatan masabihin na ang ginagawa mong ito na pagkampi kay Kibuloy ay isang paraan upang mabigyan ng equal protection ang taong bayan. Basura ang mga lumalabas sa iyong bunganga. Okay, alright, pinadaanan po natin ng kaunti at dumako naman po tayo dito sa pangalawa nating tatalakayin. Katulad nga po, nandiyan din po ang ebidensya sa rolling ng video. Napakaliwanag ang sinabi niya na narinig niya. Aba, ito pala ay walang sariling isip. Narinig niya kay Jinggo Estrada, kanino, kay GBR Sir Estrada, kay Nancy Binay, kay Lito Lapid. Narinig daw niya itong mga pinaglalaban niya. Na pinarating kay Senador Riz Antivirus, sumulat pa nga na kailangang magkaroon muli ng panibagong hearing diyan sa Senado para mapigilan ang paglabas ng warrant of arrest. At nang sa ganun marinig ang panig ni Kibuloy, aba, ay talagang ikaw ba'y walang sariling isip? Ba't na nakikinig ka dyan sa Marites? Pag pala ito'y nakarinig ng mga anong salita ay paniniwalaan na at dadalin ho diyan sa Senado. Sayan lang talagang pinapasilto sa iyo ng taong bayan, Robin Padilla. Huwag ho kayo magsasalita nung anuman salita na maririnig ni Robin Padilla dahil ito ay dadalin diyan sa Senado upang ipaglaban at gawin. Ay maliwanag ho diyan mga kaibigan, narinig niya ito. Kaya sa mga pangalan na nabanggit na kapwa niya senador, nagagawin dapat ito. Walang sariling utak talaga ito. Pag walang magdidiktit ay hindi gagalaw ng normal ang utak. But anyway, kahit may nagdiktit sa kanya at may narinig ay hindi po gumalaw ng normal ang kanyang utak. Mga kaibigan, ano ang gusto kong ipahiwatig dito at gusto kong ipunto? Isang maliwanag ho na ika nga po ay hindi alam ang kanyang ginagawa at isang uri ho ng panluloko din sa taong bayan ang ginagawa nitong senador na ito. Bakit ho? Nandiyan ho ang strong evidence. At alam nyo naman ho na siya po ay kumontra diyan ho sa ikangay paglabas at pagkontem ni Kibuloy na isa sa mga sinasabi niya hindi na dapat magkaroon ng hearing diyan ho sa Senado dahil ang kaso ay nasa korte na ho diyan sa DOJ. DOJ na ang may karapatan na ika nga po'y maglitis o humawak ng kaso. Amen. Walang karapatan ang Senado na ika nga po'y litisin, paharapin ito si Kibuloy. Yan po ay maliwanag na ika nga'y pinapahayag sa social media at argumento ni Robin Padilla. On the record po yan, mga kaibigan. Bakit ngayon sasabihin niya, sumulat siya at hiniling kay kay Senador Riz Antivirus na kailangan magkaroon ng panibagong hearing diyan ho sa Senado? Anak ng katakot-takot, tanong klasikang may utak, Robin Padilla, kailangan mo talagang bumaba diyan sa pisto mo. Sayang ang pinapasweldo sa iyo ng taong bayan sa pamamagitan ng buhis. Marami mong nabudulo sa ilang milyon na boto. Ano ang pinaglalaban mo dito? Wala kang pinaglalaban. Lahat ang pinaggagawa mo diyan ay basura sa Senado. Mantakin mo, nag-aaksaya tayo ng panahon ang Senado nang dahilan sa iyong kagagawan ng pagmusyon na wala ka naman pinaglaban at hindi ka naman nanalo. Karapatan mo magmusyon, tama. But ang nakapaloob sa iyong musyon ay walang sustansya. Wala kang pinaglaban. Nag-aaksaya lang ng oras para sa iyo. That's why ngayon, kulungan ng bagsak ni Kibuloy. Ulitin ko muli kayo, mga kaibigan, nanlino ng sinabi niya. Kailangan muli magkaroon ng hearing diyan sa Senado sa pamamagitan ng virtual by video. Ayon sa kanyang mga narinig, yan ang punto de vista niya ngayon, yan ang kanyang argumento. But malinaw po, kaya nagkaroon siya ng motion para pigilan ng warrant of arrest para hindi i-contempt itong si Kibuloy. Ang argumento niya, walang karapatan ng Senado para litisin, imbestigahan, paharapin sa Senado itong si Kibuloy. Ba't ngayon sasabihin mo, kailangan magkaroon uli ng pag-imbestiga diyan Senado
para humarap si Kibuloy. Naku, loko-loko. Ah, alam mo ba ang pinagsasabi mo, Robin Padilla? Naku po mga kaibigan, ito ay hindi po tayo nagmamamalinis dito. Hindi tayo nagmamarunong. Karapatan po natin suriin kung ano ang mga pinagagawa ng ating mga binoto na politiko katulad nito si Robin Padilla. Kaya nga, ang pag-asa ho na ikagaganda ng takbo ng ating bansang Pilipinas, siyempre magtulungan tayo. At siyempre unang-una sa namumunuhayan down to the line. But kung patuloy ho na magsisilbi, ito si Robin Padilla, nang ganyan po ang galawan sa Senado na walang pinaglalaban, ba't ang katuwiran niya ay meron siyang pinaglalaban? Ha? Wala siyang pinaglalaban, pero ang gawa niya lang ho, magpagulo, sayang sa oras, mga kaibigan. Kaya tayo na po, kung hindi man unatin ito, ikaw ay mapaalis sa pisto ngayon. So, mayroon pa pong next election. Sana po, magising na rin ako, kasama, tayong lahat. Dito, sa ikangapoy, huwag nang bigyan ng ikangay, buto ito sa susunod na eleksyon. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan po sa comment section. Kung pwede lang ho. Isang like nyo, isang comment. Napakahalaga po. Bilang pagsuporta sa ating pinaglalaban. Maraming salamat. Bye-bye. Palakpakan.